dito po sa ating elevated rain pipe irrigation system, may mga nagtanong po sa akin ano daw po ang ginamit para patungan noong rain pipe, kasi yung rain pipe kasi malambot. So kung walang papatungan ay babagsak, ano. Simple lang po, kawayan, no. And this is a material which is available almost anywhere in the country. So you don't really have to spend a lot, no. So ang ginawa nila Benzo Tito, yung ating mga technicians, ay hiniwa yung kawayan, biniyak yung kawayan, and then tinali sa poste, supported by another kawayan, no, para hindi bumagsak. And then pagkatapos, inilatag itong rain pipe na ito, na kapag binuksan mo, lalabas yung tubig, no. So ayan po yung tubig na lumalabas. So because elevated siya, malayo yung abot ng tubig. So ganyan lang po ka practical yung ating farming system dito. We make use of every available material locally, and of course the technology, para mapaabot po natin yung tubig sa ating mga palayan. And you don't really have to spend a lot of money. Kailangan lang makita mo lang yung mga available materials. Like say for example, itong mga puting kawayan na yan, those are markers actually, no, na kung saan ay kukuha tayo ng basehan. Yun po yung mga areas na pagkatapos ng tag-ani or during tag-ani ay kukunan po natin ng sample para ma-determine po natin yung aggregate production per square meter. And then i-multiply natin to 10,000 square meters, just 1 hectare, to come up with an estimated average production per hectare. So, you don't have to look far for your materials. Ito, puno ng kawayan. Ayan, biniyak ng kawayan. Ipinatong si rain pipe. Now, you have a very efficient above the ground irrigation system using rain pipes na abot ng tubig ang malawak na bahagi ng ating farm for more efficient irrigation system. So ganyan po kasimple yung ating mga innovations, and I think other farmers will have to look at this as a very practical solution to some of the problems in the farm. Kawayan na ginagamit na pang-suporta sa ating rain pipe irrigation system.